Ayan, good morning guys. Welcome to my vlog, Dilibangan TV. For today's video ay magpapalit tayo ng pihitan ng shower. Ayan. Ituturo ko sa inyo ang pinaka mabilis at simple way na pagpapalit ng shower bulb yung pihitan niya. So, kung may sira kang pihitan ng shower, ganito lang ang gawin mo. Malaking tulong to sa'yo. Tsaka iwas abala. So, tara. Papakita ko na sa inyo ang kung paano magpalit ng nasirang pihita ng shower. So, step by step lang to. Madali lang siyang gawin. So, tara. So, ito yung ating nasirang shower bulb. Yung gate niya, nasira. Ayan. So, magpapalitan natin dito. Papakita ko sa inyo mamaya. Ayan. Nilagyan ko muna siya ng faucet para hindi nag-overflow yung tubig dahil sira na tong pihitan niya. So ang mabilis lang na technique na gagawin natin ay papalitan lang natin yung pinaka, teka lang, babaklasin muna natin. Titignan muna natin kung anong klaseng bulb to yung nasa loob niya. Kasi may kanya-kanyang gate ang bawat bulb. Minsan, magkakaiba sila. So, ito, tanggalin na natin tong sirang shower bulb na pihitan. Ayan. So, ito lang ang tatanggalin natin dito. Ngayon, titignan natin kung ano ang sira niya talaga. Kung maluwag lang o kung may kumalang lang. Gamit tayo ng adjustable wrench. Ayan. Tatanggalin muna natin siya to. Oop, may tubig. Ayan. So, titignan natin yung gate niya. Kung anong klaseng gate to. Ganito ang gate niya. So, may nabili na tayo dyan na ipapalit natin dito. So ayan, sisimulan tayo mag-repair ng shower. So may binili na kami na bagong shower bulb. Ayan. So simple lang naman ang sira niya. Hindi bilog yung dito natin. Hindi siya nabilog. Tapos walang leak doon sa loob. So ipapakita ko na sa inyo ang best way para makatipid tayo sa oras tsaka walang masyadong baklasin dito sa shower bulb. Ayan. So ang gagawin natin, kukunin lang natin yung thread nito tapos ililipat natin dito. Ayan. Yun lang kasimple. Tatanggalin natin yan sa pangitaas. Tapos kailangan natin ng tornilyo ay screwdriver. Ayan. Para matanggal to. Ayun, nalaglag. Tapos yan, ayan, natanggal na natin. So, may thread to, ikutin lang natin para matanggal siya. Ayan. Pagkatapos, ang gagawin naman natin, dito sa bagong shower bulb, kukunin lang natin ito. Ingat sa pagpihit nito kasi baka baliktad or ano. Ayan. So, bali itong shower bulb dito, ang sira lang niya ay ito. Tapos ito, pwede mo rin siya tumagamit kasi tina siya to sa mga magkakabit ng mga tubo, pwede mo rin siya magamit. Bali itatabi lang natin to. Tapos ngayon, ang gagawin natin, ito lang ang kukunin natin sa bagong shower bulb. Tapos, ito ang isasalpak natin dito. Ayan. So, ganito lang yan. Ayan.
Ayan. And guys, make sure na parehas yung sirang shower valve sa bibilihin nyo. Ayan, take note. Kaya kung magpapalit kayo ng shower valve, yung sira, baklasin nyo muna, tignan nyo. Tapos, bibili kayo ng shower valve na kagaya ng isasalpak nyo dito. Bibili kayo ng same nito, na gate nya. Ayan, ito ang gate, guys. Ayan. Ito ang gate, yung kabuuan nito. Pihitan nya. So, same siya na binili namin. Tapos, pag ano, may sirang shower, babaklasin mo lang to. Tapos, yung bago, yun ang ipapalit mo dito. Ayan, so, okay na siya. Pero, titestingin pa rin natin. So, ang gagawin natin, bago natin isalpak lahat ng ano nyo dito, accessories, ititestingin muna natin kung gumagana ba talaga yung shower bulb dito. Dahil pinalitan na natin siya ng bagong shower na pihitan. Pihitan na shower. So, bubuksan muna natin yung gate valve. So, ayan, nakakabit na. So, guys, ayan. Nakakabit na yung ating bagong shower valve. Yung pihitan niya, kinuha lang natin. Tapos, ayan. Yung pinang kalang natin na ano. Alternative lang na ano. Kasi, pag shower lang nandito, nagpo-flow yan. Kasi nasira yung ating shower valve. So, bubuksan lang natin to. Itong gripo yan, guys. Isinalpa ko lang yan. Kasi match siya ng shower. Ano lang to? Ayan. So, ayan, wala siyang ano. Walang leak. Walang tumutulo. So, pag binuksan natin, bubuksan na natin tong shower valve na kinabit natin na bago kung gagana siya. Kung may tutulo dyan, okay na yung shower. Ayan. So, may tumulo. So, okay na yung ating gate valve ng shower. Ayan. So, ibabalik na natin yung shower head tsaka yung accessories nito. So, babalik muna natin ang accessories nito. Siyempre, yung accessories nito, yung bago na ikakabit natin dito. Yung bagong accessories niya. So, ayan. Tapos, ito. Ito yung luma. Ito yung bago. Ayan. Ayan. May bagong pihitan na ng ating shower. Shower valve. Ayan. So, ayan. May bago na tayong pihitan. Ito yung luma niya. So, ikakabit na natin yung shower head. So, isasara muna natin yung... Ito naka, okay na, nakasara na. So, isasubukan na natin kabit yung shower head. Ayan guys, ito na yung ating shower head. Ibabalik na natin. So, may stain na rin siya. Mga mancha. Ayan, kasi matagal na itong shower head na to. So, okay pa naman itong shower head na to. Kaya magagamit pa natin to. So, ang gagawin lang natin, make sure pag magkakabit ka ulit ng isang bagay dito sa dito man sa bulb or sa faucet o kaya sa shower head, may lumang teflon, di ba? Pwede mo siyang tanggalin yan, pwede mo na lang patungan ulit ng teflon para sumikip ulit. Ayan. Make sure na magte-teflon kayo lagi kasi pag isinalpak mo yan ng hindi mo nilagyan ng teflon ulit, magkaaring may malaki ang chance na may posibilidad na may leak yan. Magkakalik siya. Ayan, so, dagdagan pa natin. So, ayan.
So ikakabit na natin itong shower head. Ayan, so nakakabit na ang ating shower head. Tapos na-repair na rin niya yung ating shower bulb. Ayan. So titest na natin kung magkakatubig. Ayan. Okay na siya. Ayun. Ganun lang kasimple magpalit ng shower bulb na pihitan. Pag nasira, pag ang sira lang ay yung pihitan, papalit mo lang siya. So, ito yung ating bagong shower bulb, pero kinuha lang natin pihitan. So, itatabi lang natin to kasi in the future, baka magamit natin to. So, ganun lang kasimple. Magpalit ng mag-troubleshoot, tsaka magpalit ng mga shower bulb. Pag hindi matindi ang sira, ha? Ayan. So, nakalimutan natin itong ikakabit. Ayan. So, bago na naman ang ating shower gate. Ayan. At so, ayan na nga mga master at guys. Ayan. Wala pa tayong fishing for today. So, yun muna ang vlog natin for today. Kung nagustuhan mong ating video, paki-like naman. Subscribe mo na rin kung bago ka pa lang sa ating channel. So, hanggang dito ko na lang tatapusin ang ating video. Hanggang sa muli sa muli nating vlog, nabubul na ako. So, hanggang sa muling vlog natin, sana support pa rin kayo. So, hanggang dito na lang. Ingat kayong lahat dyan. Bye-bye!